may third party pala. Nay, wala. Honestly speaking, hindi po natin makukonsider na third party ang sitwasyon. Okay. Kasi okay, po, so wala. Ang pangyayari, one night stand eh. So hindi po natin kunod. Isang magandang update mga kachika para sa ating Tom Carr. Kalat ngayon sa IG ang mga pictures ni Tom kasama ang kanyang father-in-law na si Ray PG Abiliana. Kuha itong mga larawang ito sa Facebook page ni Ma'am Sheena Abiliana, isang masayang mga litrato kasama ang pamilya nito. Makikitang nagkasabay itong kumakain at ayon pa sa ibang mga fans. Laki po ng ipinayat nito, kita sa mga pictures na humpak na ang face niya. Pray ko sila na everything will be okay. God bless, mabait ang papa ni Carla. Sana ay magkausap na sila ni Carla. Mabait si Carla na asawa. Tila madamdami naman ang ibinahaging video na kumakanta si Tom. Ayon ito sa TikTok account ni Sheena Abiliana. Kitang ramdam na ramdam ni Tom ang kanyang pagkanta. Samantala, isang pasabog ang isinuwalat ng aktor na si Ray PG Abiliana na ama ni Carla Abiliana. Ayon ito sa ginawang interview nito sa programa ng veteranang taga-komentaryo na si Christy Fermin sa online show nitong Christy Ferminute. Diretsahan nga nitong tinanong tungkol sa hindi matapos-tapos na kontrobersya ng mag-asawang Carla Abiliana at Tom Rodriguez. At narito ang nasabing panayam. Ray, nung una mong malaman, pagkatapos ng mag-arkong kasal, naghiwalay si Tom at si Carla. Ano naramdaman mo? Nay, siyempre ako mismo bilang partikular na isa akong magulang. Siyempre, talagang malaking gulat sa akin yon. At agad na medyo minessage ko ang anak ko, si Carla, na pilit kong alamin kagad, no? Kung bakit sabi ko, ito, nakarating na sa akin, may lumalabas na issues tungkol sa ganito-ganon, sa kanin yung dalawa mag-asawa. Gusto kong alamin, sabi ko, na kung ito ay ano ba ito? Issue lang ba ito ng showbiz or totoo nangyayari? Ito, wala. So, honestly, Nay, ito ano ang sasabihin ko, talagang sumpaman sa Diyos, totoo ito. Nung una kong message yung anak ko, hindi kagad nang reply po sa akin. Okay. No? So, alam nyo, dun pa lang sa sitwasyon na yon na hindi kagad nakapag-reply si yung anak ko sa akin, si Carla, pumasok na kagad sa isipan ko na, oy, may laman yung issue na ito tungkol sa kanila. Malalim. No? So, pumasok na sa feeling ko, sa isip ko na maaring totoo itong issue na ito. So, ganun pa man, hindi pa rin ako nagsalita or whatever else. Kasi, honestly, talagang wala pa rin akong alam. Okay. So, ngayon, after few days, nag-reply na po si Carla sa akin. At ang sabi niya sa akin, ganito lang po pagkasabi ng anak ko sa akin, Tom and I now are not okay. So, anyway, Papa, we would like to people to respect, give us the respect na isettle muna namin itong personal na bagay. By ourselves. So, and pakiusap Papa na as much as possible, wag na lang muna tayo magsalita sa press dahil baka magsanga-sanga. Mag-iba-iba pa ang issue. Magsanga-sanga. Oo, tama. So anyway, nakiusap po yung anak ko na hold on muna, stay put. At let us be the ones to settle it personally. Tama naman yon. Considering na personal problem naman din nila mag-asawa yan. Tama naman yon. Oo. Di po ba, Manay Christy? So, that's what I did. So, medyo maraming press po ang kumukontak sa akin, mga kaibigan nating reporters, na ang inaalam po at tinatanong sa akin, just like ngayon po, tinatanong nyo sa akin, kung ano ba talaga ang sitwasyon. So, Nay, honestly, to this point,
hindi pa rin po malinaw sa akin ang mga bagay-bagay sa pangyayari sa kanila dahil po hindi ko pa rin po nakakausap si Carla. Ayun naman po, alam niyo po, nasa tamang edad na yung anak ko, nag-asawa na nga. Tama. At ayoko naman pong ipagpilitan ko yung sarili ko pa sa sitwasyon nila na nakikiusap naman din siya. Nahayaan ko na lang daw muna na sila muna mag-settle ng problema. Tama yon, tama yon. Pero Ray, yes, naisip mo ba? Naisip mo ba na kung kailan sila lumagay na sa tahimik, naging magkarelasyon sila, boyfriend, girlfriend, na matagal na panahon, ilang taon yun. Oo, yun na nga po eh. Naisip mo ba na kung kailan sila nagpakasal, ay saka pala sila maghihiwalay? Yun na nga po na eh, that makes it unique, you know, in a sense. Mm-hmm. That makes it unique, very unusual yung sitwasyon na ganyan. Diba? Balikad. Napaka-unusual na sitwasyon na yan. Kung kailan ka settle down, dun pa kayo maghihiwalay. Halimbawa. Pero Nay, hindi ko sinasabi po na hiwalay na yung anak ko sa yung pag sa kanilang mag-asawa. Hindi ko pa po sinasabi na hiwalay yung dalawa. Ang point ko dito po, ang sinasabi ko lang po na kung may anuman yung problema nilang mag-asawa, sinisettle po nila muna. Ayusin. Sila lang para naman po maayos ito. Dahil hindi naman din sila lulugar sa pagpapakasal na para lang maghiwalay. Yun din ang iniisip namin. Isipan, di po ba? Dahil kung meron talagang matinding problema noon pa man, hindi ito mauuwi sa pag-aral sa altar. Oo, totoo yan. Pero siyempre, nagplano ka ba anak? Nakausapin si Tom? Yes, Nay. Honestly, nakausap ko na po si Tom. Okay. Nagkusa po one time si Tom na mag-message sa akin na kung pwedeng magkita kami, pumunta siya dito sa akin sa bahay at para magpaliwanag po siya ng side niya sa akin. So nagawa na po namin yan, Nay. Nagawa na namin yan, Nay, pero hindi ko pa rin sinasabi na hiwalay yung dalawa o may judgment na po ako dito sa sitwasyon nila. Hindi ko pa rin po masabi dahil po ang narinig ko palang side ay yung kay Tom. At yung side ng anak ko, honestly, kung sino ba yung anak ko, siya pa yung hindi ko na kakausap pa at narinig ko. Ganun daw, magulang, last to know. Di ba? Ganun ba yun, Nay Christy? Sabi. Hindi yun ang paniniwala ko, Nay Christy. Kaya, in a way, nanggigigil ako sa anak ko kung bakit ayaw pa magkausapin ako. Well, as sa edad ko po kasi, sa status ko bilang ama, as much as possible, inuunawa ko na kasi. Lalaki kasi ako eh. So, ang anak ko ay babae. Baka naman may difference yan kung babae ang mag-open up sa lalaki. Baka may feelings, may hindrance, may nakakapigil. Magkaibang pananaw. Di ba? May magkaibang pananaw. Baka mas madali siyang, automatically, mas madali siyang mag-open up sa nanay niya. Imbis na siya tama. Tatay. Particularly, nahiwalay po kami ng bahay, ng tirahan, and all of that. Yun na lang ang kinukonsider ko po dyan. As much as possible, inuunawa ko at pinagdadasal ko yung dalawa na talaga maayos nila the soonest ang kanilang sitwasyon. Kilala kita bilang magulang eh. Hindi mo papabiyaan to ng nakaupo lang. Romel, meron lang akong dagdag na tanong kay PJ ah. Yes. Yun lang kasi kami ulit nagkita. Anak, oo, hindi lang ah. Sagot ha. Oo, hindi. Nabanggit ba ni Tom sa'yo yung issue ng infidelity? Na-touch? Hindi. Infidelity? Particularly sa anong... Na siya ang nahuli ni Carla na may third party pala. Nay, wala. Honestly speaking, hindi po natin makukonsider na third party ang sitwasyon. Okay. Kasi okay, po, so wala. Ang pangyayari, one night stand eh. So hindi po natin kinukonsider yun na third party. One night stand? Inaamin mo na nagkaroon ng one night stand si Tom with another girl?
Okay. So, inaamin ko na yan bilang ako, lalaki ako. You know, okay. we could with ako, way back, nangyayari din po yan sa akin. Eh, medyo normal po yan sa buhay ng mga lalaki. Naiintindihan mo. Opo, opo, kaya naiintindihan ko po yan. Eh, ang nangyari sa tukso ay hindi po mortal sin. Aha, para sa akin, aha. You know? Aha. You know, eh, bilang isang totoong tao, natural na tao lang po ang nangyayari sa mga ganyang bagay, natural sa buhay yan. Eh, okay. Di po ba? Hindi krimen agad-agad na maja-judge, di ba? Opo, may kasabihan nga po ng isang tao ay mabibilanggo depende po sa bigat ng kanyang krimen. Ng kasalanan. Kung mababaw na krimen, eh hindi po kinukulong yan. Tama. Pero kung mabigat na krimen ang kanyang atraso, eh yun po kailangan ay niyang pambayaran. Pangalawa, anak, meron bang kwento ng naiipon nilang pera na di umano ay ipinatalo ni Tom sa isang party list? Hindi nyo na pag-usapan yon? Hindi. Hindi naman po. Okay. Hindi na po namin na pag-usapan yan. Opo, opo. Mm-hmm. Okay. Pinakahuli na, alam mo, Ray, kung pwede ko lang na magpagawa ng trophy ngayon sa Santa Cruz, di ba, Romel? Bibihira tayo nakakausap ng artisang napakatotoo. Ipagpapagawa kita ng tropeyo, ihahandog ko sa iyo sa pagiging totoo mo. Bilang panghuli, pasintabi. Opo, sige po. May isyong kumakalat na ang dahilan